video naman ito, pakita ko naman sa inyo kung paano mapalit ng oil seal sa shock. So ito muna, tanggalin muna natin to. Kailangan natin ng 7 setting open. So ayan, pitin natin. So, paklasin natin yung dito. Ito ang nilagay na Allen wrench. Tanggalin natin yung shock. Kailangan natin ang tools na Allen wrench H6. Yan. So, kailangan din ng impact grind. H6, tapos huwag muna natin guys banata ng H6. Ang ano natin, ang gawin natin, tinagin muna natin, anin muna natin na tuktukan muna natin ng bakal to, yung pinakadulo niya. Tornilyo niya. Pero siyang pasar na maliit. Tansok. Tingnan natin yung langs natin kung meron pang laman yung shock. Papalitan natin ng langs. So guys, ganyan lang natin yung tapal lang natin. Wow, ang dami ah. So tanggalin mga natin to. Ayan. Ito yung langs. Ayun, konti lang. So, kaya luma. Kaya yung motor niyan, yung ginamit ko, kakatok-katok yung shock niya. Ayan, posibilidad na wala pala siyang langis. Kaya pala ganun. Saka may tama na rin yun nandito niya, yung oil seal. So guys, pakita ko sa inyo yung loob. So ayan yung loob niya. So meron pa siyang pinaka tungkol dito. Yan. Baka minsan mawala niya yan. Gabit nyo. Hindi pa pwede. Spacer din yun eh. So nakita nyo, may taka na pala yung aking shock. Ito. Ito nyo. Yan yung kulay itim. So, kaya pala naubos yung langis niya. Dahil dito. Ganyan ang mangyayari boss. Pagka sira na yung oil seal niya, tapos napabayaan, nagagasgas na siya. So, kahit lagyan natin yung langis yan, tatapon lang din dito yan. So may pinaka-lock yan. Ito yung lock niya. Ito. Ito yung hiklatin nyo lang. Ito yung lang. Tsaka, tanggal na. Saka na lang natin hiklatin. Antay ng panghikwat. Yan na. Kaganin nyo lang natin. Unti-unti lang. Oil seal natin ah. Boss, mayroong pagkakabit nito minsan nagaganyan. Ang pagkakabit nito, yung makita mo yung pinakahukay niya,
mababaw, tapos sa kabila malalim ang pagkakahukay. Ere, saka mas makapal yung spring sa ila, sa pangilalim. Ito sa ibabaw to. Yan, mababaw. So ganyan mo lang. So ganyan mo lang. Saka natin pupukin. Natin. So, ayan na. So, lagay na natin yung pinakalak niya. So, ayan. Okay na. Naglock na siya. Yung pinakalak kasi. Kailangan maipasok yung lock natin. So, pinapasukan niya. Ayan, okay na. Siguraduhin niyo po na naibalik niyo na ito yung sa dulo niya. So dito tayo maglalagay ng panibagong langis. So ito yung langis natin, ang panglalagay niyo lang kahit tuti. Yan. So 3/4 lang o kalahati ang lalagay nyo lang guys, pwede na yun hanggang dito lang at pa sa kalahati, pwede na. Oh, lagyan na natin ng langis. Paglagay nga pala ng langis, mag-allowance na tayo para yung langis pumunta dito, hindi siya tumukod agad dito. Allowance na agad tayo. Ulit natin to yung tanso, baka makalimutan nyo. At ilagay lang natin tanso, pinaka-washer nya. So yun lang, nakakabit na natin yung tornilyo. So impact lang ulit natin para sumikip naman yung pagkaka tornilyo nya. So ayun lang, okay na. Ang pagkakabit ng coil seal sa shock pagka may tagas na.